Yo, what's up guys? I'm Shanti Jan and welcome back to my channel. And happy 1,000 subscribers! Yeah! And my aircon na tayo! So yun guys, dahil 1,000 subscribers na tayo, naisipan ko i-upload yung first time ko mag-try mag-vlog. And yung vlog na yun is itong PC build nung time na binili namin yung parts na sa Manila. And ngayon guys, papakita ko sa inyo, share ko sa inyo yung progress sa pagbuo ko nitong workstation ko. And yun, tara. So ano nga ba yung nasa desk ko? Yan, simulan natin dito. Ito yung pinaka-recent na nabili ko guys. And yung gaming mouse siya, Logitech G304. Inabot siya ng 2,500 sa Lazada ko siya nabili. And guys, sobrang worth it mag-invest sa mouse, lalo sa editing and sa work ko. So sobrang beneficial niya sa akin. Then next ito, wireless ulit. Wireless keyboard. Xiaomi naman yung tatak niya. Nabili ko siya Shopee. Inabot siya ng 2,500. Actually may kasama siyang mouse. Kasi yung mouse guys, medyo hindi maganda yung performance niya. Kaya nag-upgrade tayo na sa mas magandang mouse. So bakit nga ba ako nag-wireless? Siyempre, unang-una sa minimalist na style. Mas malinis siya tignan and hassle-free kasi pag gumagalaw ka, yan, wireless siya. So ito guys, Tumblr naman, nabili ko siya sa Shopee. Ano siya, 300 or 400, di ko tanda yung price. Pero ganda niya, so yan. Hindi mabilis lumamig yung nilalagay mo na tubig sa kanya. So, yan, worth it siya. Syempre, kailangan stay hydrated tayo. Kahit nakaupo lang tayo maghapon. Then next, ito guys, humidifier. Nabili lang din to sa Shopee. Tigisa kami ng kapatid ko. Pero hindi ko siya ganong nagagamit kasi nga masakit sa ilong, nahihilo ako. So, yan, display na lang siya para sa white team natin. Then, ito guys, every time na nag-weight ako, pag chinecheck ng trainer ko yung gawa ko, kasama ng Rubik's Cube, ito yung libangan ko. Saka at the same time, exercise na rin sa daliriin. Sobrang recommended ko siya sa inyo guys, sa mga nagigitara. Then yung nasa likod niya guys, ito, speaker. Yan. Yung speaker na to is nabili pa siya namin nung high school. It's a third year high school siguro. Sobrang ganda ng tunog niya. Siyempre matibay, Logitech kasi. So yun, fan talaga ako ng Logitech. Hanggang ngayon, buo pa rin siya and ang ganda pa rin ng tunog niya. Yun, sobrang worth it. Tapos may subwoofer din siya sa baba. So para buong-buo yung tunog natin, yun, right, left. The next guys, ito. Itong salamin at anti-radiation. Syempre alam naman natin na maghapon tayong nakaharap sa screen sa work natin, nag-work maghapon. So kailangan nating protection sa mata natin kasi maramdam mo talaga yung sakit sa ulo pag maghapon ka nakaharap sa computer tapos wala ka pang protection sa mata. Then ito yung katabi niya, ayan. Yung remote, ayan, flex lang natin. Samsung. Yan yung bago nating aircon guys. Tamang-tama lang dun sa room tour natin na sinabi natin magkaka-aircon din tayo. Ito naman guys, Canon na 50mm na lens. So hindi siya sa akin. So salamat ulit sa nagpahiram. Shout out po. So yun guys, next naman itong monitor. So monitor guys is Envision. Nabili ko siya during MECQ. Plano ko lang talaga nun kasi yung laptop ko lang saka itong monitor. So, ito. Ba't mo nga ba binili yung monitor na to nung laptop pa lang gamit ko? So, unang-una, para dual monitor setup. Pangalawa, yung color accuracy since IPS yung panel niya. So guys, yung IPS kasi, siya yung mas color accurate para sa mga nag-editing. Yung display kasi ng laptop ko is TN panel lang. So, hindi siya color accurate. So, yun, kaya nag-invest tayo. Then, color black talaga siya and saka silver. Pero minodify ko siya guys. Nilagay natin ng white na accent. Pakita ko lang sa inyo nung malapitan. So, yun, inabot siya ng, alam ko, 5K kasama yung shipping fee, ganun. Pero ngayon alam ko mas nagmahal siya and mas mahirap humanap ng stock. Hindi ko lang sure guys. Then ito, yung halaman. Then ito pala guys, inabot siya ng 600. Ito. Then itong pang exercise natin sa gitara, alam ko almost 400. Yung speaker, di ko natanda kung magkano. Ito naman is, di ko na rin tanda. Lalagay ko na lang sa screen kung magkano. Yun guys, ito, Rubik's Cube. Pag nagpapacheck din tayo, ito lang din yung libangan natin habang inintay natin ma-checkan yung gawa natin. Then guys, ito, yung laptop. Ito yung laptop ko since second year college. Binili na ito para sa akin, syempre kasi wala pa akong pambili nun. And inabot siya ng 35K. And that time, mid-range laptop siya. So, hindi siya ganun kagandahan. Pero i5, 7th gen, 940MX na GPU, saka 4GB RAM lang. Pero in-upgrade ko na siya ngayon, 12GB RAM na siya, DDR4, tapos SSD. Sobrang laking tulong guys ng RAM saka ng SSD. Sobrang okay na ako sa performance niya ngayon and sobrang dami naming napagdaanan itong laptop na to guys. So actually, contento na ako dito. Kaso, tapos yung GPU niya nung time na nag-work na ako. So kailangan ko na mag-upgrade para hindi rin mabugbog siya and magamit ko pa sa mga travel or sa mga events natin, ganun.
Then, ito naman guys, yung lampshade natin, yan. So, bakit nga ba dalawa? May LED na ako, may ganito pa ako, lampshade na para siya sa ambient na feels, para pag gusto ko ng ibang feels, para hindi lang ito sobrang aggressive ng blue kasi na kulay. So, ito pang balance ng feels. And sobrang dami rin nagandahan dito guys, kasi yan, ang ganda naman talaga ng effect niya. So, inabot siya ng 400 sa unit up ko siya nabili. Then yun guys, yung LED sa likod, pakita ko muna sa inyo. Yan. Yan yung pagkakakabit niya guys. So, inabot siya ng 300 pesos. 2 meters lang siya, tas single color. Kasama na yung driver niya dun. So, kinat ko lang yung 2 meters na yun guys. 1 meter sa monitor, 1 meter sa likod ng table. Then guys, naglagay lang ako ng connector. Gumamit ako ng aspiri sa dulo, pansaksak sa kanya. Para every time na kailangan kong alisin tong monitor, hindi hassle na maapektuhan yung LED. So, pwede ko siyang hugutin anytime. Then next, ito. Yung nasa likod ng table ko. Ito guys, DJI na stabilizer, Osmo Mobile 2. Nabili ko siya during college, fourth year college. Regalo ko siya sa sarili ko. Graduate, nung pag-graduate natin. So, niregalo ko yung sarili ko nun kasi yun, best thesis tayo guys. So, deserve natin maregaluhan. Saka nun palang pinapangarap ko na mag-vlog. Kaya ayun, nagpundar na ako ng gamit nun. Inisip ko kung camera or ito, pero ayan, sobrang worth it. Ayan, nakikita nyo naman sa mga video, pag ginagamit ko stabilizer, ito yun guys, ayan. Ayan. Then guys, dito sa ibabaw ng CPU ko or yung system unit, nandito yung journal. Yan. Regalo lang din sa akin to. Saka planner na din syempre. Dito ko na drawing yung kung paano nag-come up to guys. Dito ko siya ginawa. Then ito guys, yung PC natin, binild ko siya nung June 1. Doon ko rin first time mag-try mag-vlog. That time kasi kumuha ng gamit yung kapatid ko sa dorm kasi uwi na sa Bulacan, work from home na. Then binili ko yung part sa Gilmore. That time mababa pa yung presyo. So ngayon hindi ko alam, sobrang taas na ng laki ng presyo ng mga parts. So yun guys, dito sa system unit ko, nag-modify din ako sa kanya. May mga part ako na pininturahan na color white and naglagay ako customized na backplate. Ipapakita ko na lang sa inyo ng malapitan. Then yan, dito sa PC build, papakita ko rin sa inyo guys yung progress ng pag-build ko sa kanya. Yan, pa-flash ko na lang siya sa screen. Then guys, papunta na kami sa Gilmore. Then drop off namin si Richie din sa dorm niya, sa body. Kasi kukunin na namin yung mga gamit niya sa dorm. Tapos ito, sinabay ko na yung pag-build ng PC. Then malapit na kami sa Gilmore. Medyo naligaw pa kami kanina. Ayan, na-delay pa. Kami na nandito kayo naiwan ngayon. So yun guys, yun yung naging overall progress nung pag-build natin ng PC ko. Hindi pa ako pro kasi natigil ako mag-build ng PC and magkatikot yan sa mga computer. And ngayon na lang ulit, first time ko ulit mag-build ng PC after nung matagal na taon. And yun yung lesson learned ko sa GPU ko. Guys, AMD siya, Nvidia yung mas maganda na brand pag-editing. Pero ito, top 1 kasi siya sa price to performance ratio. Kaya siya yung napili ko. Pag nag-upgrade ako, hindi ganong masakit sa bulsa kasi alam kong budget lang siya. Pero halimo yung specs niya. Halimo para sa price niya. So yun yung naging progress ako. Saka choice ko naman yun kasi sabi din sa binahan ko sa JDM sa Gilmore. Pwede naman sila yung mag-build pero pinili ko na lang na ako kasi experience din, saka gusto ko madagdagan ulit yung knowledge ko sa pag-build saka sa pag-upgrade ng PC ganyan ng laptop kasi nag-enjoy din ako sa bagay na yun. So yun guys, dito naman tayo sa table. So yung overall impact naman ng buong desk natin ng workstation. Nung una guys, mas mataas actually yung height ng table na to. Pero binawasan ko kasi conflict siya dito sa armrest ng ergonomic chair natin kasi guys, pag mas mataas na ganun, delik siya. Baka malala tayong carpal tunnel syndrome. So, hindi natin hayaan mangyari yun. Saka, mas confident talaga pag pantay armrest mo sa kain table. So, discourage nyo guys yung ganun. Yung zombie mode pag nag-computer kayo nag-white. Then yan, tinry ko rin siyang lagyan ng white na kulay. So, X kasi pag nag-vlog, nag-video, sobrang nakaka-distract siya sa mata ng viewers. Then ito guys, yung positioning naman ng PC, makikita nyo sa past vlogs ko na andito yung CPU, tapos nakagitna itong monitor. Pero binago ko kasi crowded siya sa utak, sobrang hirap kasi pag nag-work ka, iba yung ambience na feeling mo, nakakulong ka. For this time, andito yung hagdan, so hindi na tayo crowded sa hagdan. Yung mga gitara okay lang din dyan, tapos nandito yung PC. So yan, ang luwag, isipin nandito pa yung laptop ko, compared dati masikip talaga siya. So yun, ito yung positioning niya ngayon and overall satisfied talaga ako sa naging pwesto niya ngayon kasi mas nakadagdag siya sa product
activity natin. Then guys, sa modification, ayan, pininturahan ko ngayon yung monitor. Then sa loob ng system unit natin, pininturahan ko rin yung sa fan niya. Saka naglagay ako ng customized na backplate. Papakita ko lang siya sa video. So yun guys, overall, ano nga ba yung naging lesson sa akin ng workstation na to? Huwag kayong manghinayang mag-invest guys, kasi para sa inyo rin yun, sa productivity nyo. And overall, talagang satisfied ako ngayon kasi nakita nyo naman sa lahat ng upload ko na vlog, kada vlog na babago yung pwesto niya, yung positioning niya, or may na-upgrade na gamit. Kasi guys, dito rin naman magagaling yung income ko, so kailangan ko rin mag-invest dito sa part na to kasi dagdag productivity rin siya. Then yun guys, huwag kayong manghinayang mag-invest, pero dapat budget-wise din tayo. Alam nyo kung saan mag-i-invest at alam nyo kung saan yung titipre. Pipiliin nyo rin kung ano yung pot na gusto nyo. Kasi ako, malayo lang yung upgrade pot pa yung pipiliin ko. Kaya ito yung na-build kong unit. So, malayo pa yung upgrade pot niya. And yun guys, gusto ko lang din kayo ma-remind na take your time. Kasi yan, nag-start lang tayo dito sa hindi sobrang lakas na laptop. Pero kahit sa simpleng gamit na to, marami na tayong pwedeng magawa. So, dahil din dito rin nag-start lahat ng mga, yan yung sa editing ko, sa video, sa work. Dito rin lang din ako nag-grow. So, mandami naging journey dito. And wag nyo madaliin guys, hindi naman agad-agad mayaman tayo, hindi agad may pera ka. And hindi ko sinasabing mayaman ako. Hindi agad-agad makukuha natin yung mga bagay na meron tayo ngayon. Take your time lang guys, unti-untiin natin and mag-invest ka lang sa dapat pag-investan. Minsan wag nating daanin sa luho na maganda kasi yan, gusto ko yan, ang ganda niyan, ganun. No. Mag-invest ka sa mga bagay na alam mong may return sa'yo. Alam mong babalik din sa'yo yung pinag-investan mo. Then guys, wag nating madaliin kasi hindi naman agad-agad nandiyan yung proseso niyan, agad-agad pagising mo mayaman ganun or naabot mo na yung gusto mong gawin. Kahit ako guys, malayo-layo pa yung proseso, malayo-layo pa yung pagdadaanan. Pero at the same time, makikita natin na at least ito, nakikita natin yung progreso na unti-unti naaabot natin yung gusto natin na pot natin. And maraming pa tayong magiging upgrade pot, hindi lang sa PC ko, pero sa buhay at journey din natin, malayo-layo pa yung upgrade pot para din sa sarili ko, sa pag-grow ko. And yun guys, dahil 1,000 subscribers na tayo, naisipan namin na magpa-giveaway. So naisipan ko lang kasi guys na mag-offer ako ng tulong sa mga teachers na mabagal yung laptop. Free labor para pag-upgrade ng laptop nila. Pero sa kanila yung gamit. Then naisipan din namin na what if magpa-giveaway na kami yung gagastos dun sa gamit. Pero guys, hindi pa final yung mechanics and hindi pa rin final kung sino yung magiging scope. Pero siguro estudyante saka teachers. Kasi ngayon pandemic, alam ko na sobrang dami nag-i-struggle sa online class and gusto ko rin makaambag kahit papaano. Sorry guys, ito pa lang yung kaya natin. Pero yun, hanggat kaya natin, tutulong pa rin tayo sa maliit na paraan. So yun, siguro anytime soon ilalabas na rin natin yung page natin since 1,000 subscribers na tayo. And abangan nyo lang din doon yung magiging mechanics ng giveaway natin. So yun guys, siguro hanggang dito na lang yung vlog ko and sana may natutunan kayo at napulot na aral dito sa build pot natin ng workstation ko. Yun guys, dahil naabot na natin yung unang milestone natin, para sa akin, yun din yung unang season ng channel ko. And yun, abangan nyo yung magiging next season ng channel natin dahil may mga naisip kaming pakulo at plano para mas maging beneficial sa viewers tong channel ko. Yun guys, maraming salamat sa pakikinig sa kwento ko. Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. And syempre, i-hit mo na ang notification bell. And you can also follow me on my social media accounts. Hanggang sa susunod na kwentuhan, huwag tumigil mangarap. Be inspired and enabled. Hanggang sa muli. So yun guys, sobrang tagal ko hinintay nung araw na to. Finally. Yan, ASMR. Yan! Yan! Finally, ito naman, yung loob. Finally.